Good morning. Once again, Dr. Fotsi the page. Our topic for today about Trailblazer 2015. Ang issue nito ay, alam niyo man, kahit bago na yung shock niya mounting, ay palaging magkaroon ng noise. Ngayon, tanggalin ko ito, i-modified ko. Lalagyan ko ng panibagong spacer sa itaas. Kasi pag mataas na hump, maingay pa rin. Kasi ang issue nito parang ano eh, itong bolt saka nut mahigpit na. Pero ang clearance ng ano, clearance niya meron pa rin konti. Kaya pag once na mataas na humps, nagkaroon siya ng knocking noise. Hindi naman siya rattle noise eh. Knocking noise. Mataas na hump. Ito, kapapalit lang ito. Itong basa na ito, krasa yan. Walang leak yung shock absorber. Kasi almost wala pa 1 year ito napalitan eh. Ngayon, gagawin ko dito. Tanggalin ko itong shock absorber. Titingnan ko kung bakit mayroon siyang noise. Kaya tanggalin ko itong gulong tapos titingnan ko ano ang remedyo ang gawa ng paraan kasi bagong palit ito eh, bagong palit. Tabi ngayon, ibig sabihin disintro. Kaya titingnan ko. Ito ang isyo. Siguro malaki na naman yung ano. Malaki na naman. Oh. Kaya tumatama dito yung shock. Pinaka-shock thing kaya pag nalubak. Dahil maluwag itong bolt, itong nut, tumatama dito. Kaya lalagyan ko ng paraan na hindi tatama dito. Kasi kapapalit lang ito eh. Yan talaga ang sakit ng trailblazer. Yan. Kaya iusog ko dito. Talagang palitin talaga. Ito yung spacer. Ito pang ano ito. Pang GMC ito. Ilalagay ko dito yan. Tapos, guma ulit. Oh no, spacer niyan. Hindi ko nalagyan ng guma. Nandito na lang yung spacer. Go like that. Sorry ha. Tapos spacer. Ngayon, para mahigpitan maigi ng nut, lalagyan ko ng spacer. Itong lalagay ko. Alisin ko na itong ito. Kasi pag maluwag, gagano ng play.
ilalagyan ko ulit pang bagong shock, lalagyan ko ulit ng guma, tapos spacer para mahigpitan maigi ito, kasi hindi minsan mahigpit na yung nut na ito pero may play pa rin kasi mahaba nga eh. Kaya yun ang cost na nasisira yung guma dito. Tapos pag nasira yung guma, magkaroon na ng play. Pag may play na, tatama dito yan. Kaya gaganon-ganon. Pag tumakbo ka, gumaganon-ganon yan. Gumaganon-ganon doon. Kaya iingay. Okay guys. Update ko kayo mamaya. Pagtapos ko kabit nitong washer na to. So guys, ang inilagay ko ngayon, maliit yan pero solid to kayo na rubbers. Ito, malambot to. Ito malambot yan o. Na titwist ko. Ito hindi mo tumatwist. Solid to eh. Ito ginagamit sa stabilizer link ng hammer o kaya GMC. Solid ito. Kahit mabasag ito, hindi mo ito basta-basta mabasag. Pagpaluin mo ng martilyo, hindi mo ito mapisil. Sobrang tigas yan. Saka sa loob yan, may plastic doon na matigas. Kaya suporta din ng plastic doon. Ngayon, hindi ko nakakabit ito. Hindi ko nakakabit. Ito, binalik ko yung lumang shock. Kasi ganun din ginawa ko sa isang trailblazer. Ito, ginawa ko lang to sa GMC. Hindi ko nakakabit ito. Kasi malambot. Nilagyan ko ng pang hammer o kaya GMC ng stabilizer link bushing. Ngayon, kakabit ko din yung kinakawano niya dito. Yan. Saka ko ibalik dito. Ayun. Yan. Yan. Diba? Saka ko ulit ikalagay itong isang ano. Ngayon, yung washer niya. Atakin pa ito ng vice grip kasi nakalubog kaunti. Hello guys, may option kayo pagsira itong bushing, pwede nyo lang lagyan ng pagsira itong mounting pala, pwede na huwag yun na lagay ang ito. Huwag nyo lagay yung guma na yan. Kasi huwag, once nalagay nyo, once na ano, hindi yan gano'ng maka-freeze ng shaft. Ang gagawin dyan, lagyan nyo ng washer. Yan lang ha. Lagyan nyo ng washer saka lagyan ng nut. Kasi para lumaban na ito. Para lalaban na itong ano. Itong shaft ng shaft. Para hindi siya gagalaw-galaw. Kasi pag guma ilagay nyo, hindi nyo ma-press maigi. Pag, kasi malambot itong guma. Malambot yung guma na to. Kaya once na mag ano, i-gagalaw-galaw itong shaft na ito. Hello guys, halimbawa pag malaki na yung ito, pag malaki na yung crack nyan, kung okay pang shock nyo, lagyan nyo na ng washer, huwag na yung guma. Washer na lang, huwag nyo na ibalik yung guma, kasi itong guma hindi lang ha. Kasi itong guma, itong guma kasi malambot ito eh.
Once na hinigpitan mo ngayon ng nut, pag hinigpitan mo ng ang nut na ito, nag-ano lang siya, nag-expand. Hindi katulad ng washer, higpitan mo man siya, hindi siya ano, kasi hindi siya mag-expand, hindi gagalaw-galaw itong ano, hindi gagalaw-galaw ito. Kasi mayroon naman siyang ano eh, mayroon naman siyang guma dito eh, na nilagay ko eh, para mahigpitan niya rin yung itong, para pag nag-higpit, hindi gagalaw-galaw ito. Kasi pag guma lang dito, tapos nut, gagalaw-galaw yan, hindi niya ma-hold. Pero kung washer, mahigpitan niya, hindi gagalaw-galaw. Saka hindi iingay yan. Kasi ang trabaho ng siya, taas, baba, di ba? Hatakin nga niya, pero nakalaban pa rin tong nut. Kaya hindi siya basta mabibigay. Kaya may option kayo, either na guma ng ng maliit, or nut na lang. Hindi iingay yan. Kasi ang ordinary nito, di ba, alam nyo naman, kumain na. Kailangan mahawakan ng nut na ito yung shaft na hindi gagalaw-galaw. Kasi yan ang iingay. Saka kailangan magkikpit nito, pantay yan. Magkikpit ka ng arm nito, pantay yung base. Hindi pwede nakababa. Sa gitna palagi. Gitna yan. Gitna. Pag nagkikpit ka nito, nagagitna yan. Nagagitna ito. Ayun na, visual inspection. Higpit na ito. Higpit na rin yon. Higpit na rin mga ito. Ito. Kailangan kayo mag-visual inspection talaga bago ikabit ang gulong. 450, di ba? Kailangan nagpitan mo na. Double check mo ulit. Para at least is wala kang kababa. Kahit humihay ka na malayo, medyo secure ang ilalim. Kasi nandito yung ating buhay. Yan, higpit na mga yan. Okay na yan. Nagro-road test ko. Nadaan ko sa hump na mataas. Ito, may mataas nitong hump. Yan. Tingnan nyo, ha. Oh, wala na. Swabe. Yan pa, isang hampa. Wala. Walang ingay. Ulitin ko ulit. Idaan ko ulit sa ham. Mataas na ham. Ayan. Mo doon, nagmi-minor sila, oh. Sa hams, ha. Yung mga kutsi doon, nagmi-minor. Ako, hindi ako mag-minor. Normal lang ako, stiddy lang. Wala, suwabe. Wala lang siyang knocking noise. Okay, pwede na release to. Wala. Baso. Wala na siya. Tinanggal ko yung ano, gumos taas. Oo. Wala na yon. Washer na lang. Dalawang beses ko binaklas eh. Mm-mm. Kasi tinitingnan ko, dito kalawa ko na. Pag ibalik ko yung gumos sa taas, ganda din mangyari kasi pag ang observation ko, pag nasira yung guma sa baba o sa taas, doon na umbisang luwag. Nang magkaroon na siya ng play. Hanggang sa ibayo niya, ibayo. Oo nga. Ngayon pag ibayo niya, magkaroon na ng movement yung shaft ng siyak. Doon niya kakainin yung mounting. Kakainin niya hanggang tiyan, tabingin na yung butas eh. Ay, yung butas kaya hindi lumaki o hindi? Nilagyan ko ng washer. Oo. Para lumapat siya. Ginawa ko ng washer, ginawa ko ng paraan. Hindi ko na nilagyan ng rubber sa taas, sa baba lang. Atid ba kita sa bahay mo? Oo, atid mo ko doon.